4 years ago, wala talaga akong kaalam-alam about vlogging. Before, pumupunta lang ako sa YouTube for entertainment. Like watching music video, movie clips, or mga interviews ng mga idol celebrities ko. Pero wala akong idea na may nag-exist palang daily vlogs. Like a day in my life, mukbang video, at hindi ko pa alam na may tinatawag palang content creators or influencers. Ang laki ng ratio ng cream toppings, guys. Let's try it now. 1, 2, 3. Akala ko mga sikat lang na artista yung mapapanood sa YouTube. Kaya medyo late ko nang na-discover si Lakong TV, Mel Dasovich, Lloyd Cadena, Michelle D. Kasi sila yung mga OGs, di ba? So sobrang na-amaze ako sa fact na kahit sino pala pwedeng makaka-upload sa YouTube. Literally, anyone. Lalo na ngayon 2021, halos lahat na ay may YouTube channel. Mapa-artista man, estudyante, corporate people, even mga aso't pusa may YouTube channel na. Please subscribe to Giselle Resellias! So kung tatanungin niyo ako, when is the best time to start a YouTube channel? Well, for me, the best time to start is 10 years ago. Imagine if you started 10 years ago, malaki na yung investment mo ngayon at puno na yung bank account mo for sure. Pero the second best time is now. Dito sa YouTube, there is no such thing as too late. Marami kasing nagsasabi na super saturated na ang YouTube ngayon. Ang rami nang nagbo-vlog at ang rami nang nag-upload everyday. Pero alam nyo ba, totoo yan. Every day, may maraming na-approve sa YPP. And every day, may marami ring na-reject. Kasi YouTube is not for everyone. If you're here para lang sa fame or clout, and if you're here para lang sa dollars, then take a deep breath and think it over. But if you're here kasi willing ka mag-edit ng single video for at least 20 to 30 hours kasi gusto mo maganda yung kinalalabasan, and if you're here kasi you have the patience to upload at least 50 to 100 videos kahit hindi ka pa approved for monetization, and if you're here kasi willing ka pa din mag-upload ng more videos kahit 5 or 10 lang yung nag-review, then YouTube is for you. That means you have a heart of being a real vlogger. I know YouTube will give you a lot of opportunities. My life was changed nung nag-decide na ako mag-record at mag-upload ng video, and I never regret it. Hi mga sis! Good morning! This is Giselle. Welcome to my first video ever! YouTube gave me the chance to work with different brands and nakaka-receive na ako ng mga free products. I'm so happy kasi isa ako sa napili ng Teddy Blake New York na padalhan nila ng designer bags nila. So ito na yung firmo item, guys. Pinadala siya by Wide Wide World Express. Ta-da! So ito na yung complete set niya, guys. So ito may cleansing bar and toner. Nakaka-earn na ako monthly because of my YouTube ads, and I was able to build my online business because of YouTube. So if you're from Luzon and gusto nyo mag-order nito, pwede guys. I-message nyo lang ako. Ipapadala ko siya via JRS or JMP. Pero bago nangyari ang lahat ng yan, I started with 0 subscribers. So sa lahat ng mga aspiring vloggers dyan, alam kong some of you takot pang mag-start. Even din ako before, nagdadalawang isip din ako mag-start. Kasi takot ako kung anong sasabihin ng mga kakilala ko, nahihiya ako sa mga kapitbahay ko, ano kayang sasabihin ng mga classmates ko, mga friends ko. Kasi feeling ko hindi naman ako nakakatawa, parang ang awkward kung mag-Tagalog. Minsan hindi pa tama yung sinasabi ko, yung mga term ko na ginagamit kasi hindi ko alam kung anong Tagalog no. I finally decided na kailangan mong gawin before started para may pagpapatuloy para maipagpapatuloy ko. First is have a purpose. Iba't iba yung mga purpose ng mga YouTubers dito sa YouTube. Pero sa totoo lang, guys, nung nag-upload na ako ng first video ko, walang nanood. Wala silang pakialam na nag-upload na pala ako. So guys, yung takot natin, nasa isip lang pala natin yon. Yan yung tinatawag na spotlight effect. Akala natin nasa atin yung spotlight na pag nag-upload na tayo, mag-uusapan na tayo ng mga tao. Pero trust me, nobody cares. So huwag kang masyadong ma-stress sa first video mo. Yung goal mo lang is at least ma-overcome mo yung fear mo. And ito yung ma-advise ko sa mga baguhan pa lang. Just start messy.
Don't overthink about your niche. Kasi yung iba, nasa-stress na sila about sa kanilang niche. Gusto nila mag-stick na agad sa isang niche kahit bago pa lang. My advice to you, mag-upload ka lang ng mga random videos kung ano yung mga hilig mo. Sabi nga nila, just click record before you're ready. Dapat yung goal mo lang is mag-upload ka ng quality video na kung saan magaling ka. Kasi ako before, wala din akong niche. Mahilig kasi ako sa mga lifestyle videos. And alam kong magaling ako when it comes to clothing. Kaya nag-upload ako ng mga ukay-ukay haul, try on haul. Minsan nag-upload din ako ng skincare. Kasi mahilig din ako sa skincare products. At makikita nila yan kasi yan yung hilig mo. Yung iba kasi sumasabay lang sila sa uso. Kung ano yung trending, yun din yung ginagawa nila. Even if hindi naman nila hilig yun. So hindi ibig sabihin na dahil trending siya na topic, ay mag-work na siya agad sa'yo. Remember, baguhan ka pa sa YouTube, yung goal mo lang is to upload more videos hanggang sa ma-discover yung channel mo. Huwag mo munang isipin yung subscribers kasi according sa YouTube guys, based sa kanilang statistic, yung mga vloggers na nakaka-reach na ng 1,000 subscribers, most of them nakaka-upload na ng at least 50 to 100 videos. So see, huwag mo munang alalahanin yung subscribers mo kung hindi ka pa nakaka-upload ng 50 videos sa channel mo. And guys, ito yung natutunan ko after 4 years dito sa YouTube. You will learn along the way. Ito yung pinaka-secret kung gusto mo talagang maging successful. Just upload frequently. At least once a week. Kasi pag nag-upload ka consistently, may natutunan ka every single upload. May marami kang madidiscover along the way. Kung consistent ka sa pag-upload, mas mai-improve pa yung editing skills mo at mas gaganda pa yung quality ng videos mo. And if you're consistent, may matutunan kang bagong way of vlogging at mas mai-improve mo pa yung pagsasalita mo. Kasi frequent yung pag-upload mo. Para lang yung pag-exercise, guys. Kung consistent ka mag-ab-workout, lalabas at lalabas yung abs mo. Pero kung hindi ka consistent, palagi kang nag-absent sa workout, then wala ka rin makikitang improvement. So my best advice to you is upload ka lang talaga ng upload kasi dyan ka mag-grow as a vlogger. If there's only one advice na mabibigay ko sa inyo ngayong 2021 is to be creative, not unique. Bakit not unique? Kasi guys, lahat na topic na maiisip mo, may gumawa na nun actually. Lahat ng mga video ideas na upload na siya before. Pero yung advice ko sa inyo is to be creative. Kasi yan yung goal natin as a content creator. Kahit hindi na siya unique na idea, pwede mo siyang ibahin pag nilagyan mo na ng sarili mong twist. That means may dinagdag kang iba sa topic na yon. At yan yung napapansin ko sa mga viral videos ko guys. Kahit hindi na siya masyadong unique, marami pa rin nanonood at nagkakagusto nun. Kasi nilagyan ko siya ng sarili kong style. Meron akong sariling transition, meron akong sariling editing style, at meron akong sariling way to present a topic. So dapat yan yung goal mo as a beginner. You have to create your signature style as a content creator. It can be your intro. Pag-isipan mo yung intro na ikaw lang talaga yung nakakagawa. Yung tipo na pag narinig nila yung intro na yon, ikaw agad ang maalala ng mga viewers. Always remember that you are special. 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 So always wear that smile on your face. It may be your vlogging technique. Lalagyan mo ba ng mga cinematic montage? Or more minimalist style ka lang? Pwede mo lagyan ng voice over yung video mo or any kinds of transitions na magtatatak sa viewers mo. Kasi dyan ka magsa-stand out as a vlogger pag meron kang sarili mong branding. At matutunan mo lang yan pag consistent ka sa channel mo. So again, everything is online now, especially sa sitwasyon natin ngayon. We are on a world crisis. Online selling, online class, online meetings. Literally, everything is done online. But YouTube is free. After you watch this video, siguro pwede mo nang kunin yung phone mo, click the record button, and magsimula ka nang mag-think or mag-plant ng mga halaman. Or maybe dahil February ngayon, you can give love advices. Kung hilig mo talagang mag-video, please mag-start ka na ng YouTube channel. Who knows? It might change your life like mine. So hopefully, nabuhayan ko yung loob nyo and inspire ko kayo mag-start ng YouTube channel. And don't forget to give this video a big thumbs up kung gustuhan nyo and subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated ka sa mga bagong i-upload kong videos. So maraming salamat sa panonood. See you next week. Always remember that you are special. So always wear that smile on your face. YouTube gave me a chance. Sa grabe mo, mas kibaburo tumata video yaman. Even ako before, natatakot din ako mag... Kasi takot ako, parang...
kanang ang uban minsan hindi pa ano kanang di pa maubit taw. Ay na lang sa. So see, wag mo munang alalahanin yung subscribe.